Kabanata 181. Ang isang serye ng mga villa ni Thompson ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon at ang pinakamahal na villa sa buong lungsod ng Ores Hill. Para sa mga ordinaryong pamilya, imposibleng makamit ito sa buong buhay. Para sa mga ordinaryong mayamang pamilya, ang pagtatrabaho ng husto sa buhay na ito ay maaari pa ring medyo posible. Para sa mayamang pamilya, tumatagal ng 10 taon ng pagsusumikap upang magkaroon ng pagkakataong manirahan sa gayong villa. Ngunit para sa pamilya Wu, ang ganitong uri ng villa ay isang drop lamang sa timba. Kahit na ang pamilya Wu ay nahaharap sa mga pangunahing paghihirap ngayon, mayroon silang halaga ng daan-daang bilyon, at wala silang pakialam sa isang villa na higit sa 1 bilyon. Bukod dito, alam na alam ni Reginar na ang villa na ito ay binili ng pamilya Wu para sa pamilyang Wilson, ibig sabihin, hindi ito ibinigay sa pamilya Wilson. Sa ganitong paraan, magiging katumbas ito ng pamilyang Wu na bibili ng isang real estate, marahil makalipas ang 2 taon, ang pamilyang Wu ay maaaring kumita ng pera kahit na pahalagahan ng villa na ito, kaya't bakit hindi gawin ito? Kaya tumango si Reginar at sinabi, dahil magtutulungan tayo sa mga pangunahing issue, makakaya ko pa rin ang maliit na kinakailangang ito. Gawin natin ito, aayusin ko ang aking mga kamay upang magtanong tungkol sa 04 o 06 na sambahayan. Hindi mahalaga kung ito ay naibenta o hindi. Maaari ko itong bilhin mula sa kabilang partido sa isang mataas na presyo. Pagkatapos bilhin ito, maaari ka ng mabuhay. Panipi. Ang 5 miyembro ng pamilyang Wilson ay biglang nasabik. Lalo na si Noe, ang tingin sa mga mata ng Lady Wilson ay sumasamba na. Naisip niya dati na siya ay matanda na at maaaring hindi maging kapaki-pakinabang, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mainit pa rin kapag sumunod sa matandang kasabihan. Tulad ng narinig niya na ang pamilya Wu ay nais na mamuhunan sa pamilyang Wilson at tulungan ang pamilya na mabawi ang lakas nito, at siya ay yumuko sa kaguluhan at nagpapasalamat. Ngunit iba siya, kalmadong pinag-aralan ng Lady Wilson ang psikolohiya ni Reginar, at sa sandaling nagsalita siya, nanalo siya ng 1 villa para sa pamilyang Wilson. Bagaman maaari silang manirahan, hindi sigurado kung hanggang kailan sila maaaring manirahan doon, ngunit hindi ba para sa wala. Gayunpaman, alam na alam ni Ginang Wilson sa kanyang puso na dahil nasa malaking barko siya ng pamilyang Wu, dapat siyang makahanap ng isang paraan upang makagawa pa para sa sarili. Ang villa ay hindi maaaring ibigay sa kanya pansamantala, ngunit hindi bababa sa 1 tiyak na pangako ay dapat gawin sa haba ng paninirahan. Kaya't tumingin siya kay Reginar at nakangiting sinabi, "Mr. Reginar, napaka mapagbigay mo talaga, ngunit bilang Lady Wilson, may hihingin ako sa iyo." Panipi. Tumango si Reginar at gaanong nagsabi, "Sabihin mo lang sa akin, ano ang problema?" Sinabi ni Ginang Wilson, "Mr. Reginar, nakikita mo na ako ay maraming taong gulang. Hulaan ko hindi ako mabubuhay ng 1 taon. Hindi matitiis ng matandang katawan na ito. Kung papayagan mo akong manirahan sa Thompson Villa ngayon, ito ay magiging isang malaking alon, papatayin mo si Charlie B. at Stard, hindi na ba ako dapat lumipat bukas? Kung sa bagay, madali para sa isang malaking lalaking tulad mo na pumatay kay Charlie B. at Stard." Isang pambabola ang nagpasaya kay Reginar. Tumingin siya sa Lady Wilson at tinanong, "Gusto mo bang bigyan kita ng pangako kung gaano kakatagal manatili sa villa na ito?" Agad na nagbigay ng thumbs up si Ginang Wilson, sinabi niya, "Oo naman, walang makakatakas sa iyong nakasisilaw na mga mata, G. Orville, hindi ako isang tao na nagnanasa ng kasaganaan at kayamanan, ngunit ang aking katawan ay hindi makatiis sa paghuhugas at nais na mabuhay kaunti. Kaya maaari ka bang mag-sign isang kasunduan sa amin na ang Thompson Villa ay mananatili sa amin ng hindi bababa sa 10 taon. Pagkatapos ng 10 taon, kung ang Lady Wilson ay buhay pa o hindi, ang pamilyang Wilson ay lilipat ayon sa napagkasunduan." Panipi. Ayon kay Ginang Wilson, ang 10 taon ay matagal na. Pagkatapos ng lahat, ang karapatan sa pag-aari ng isang bahay ay 70 taon lamang, at 10 taon ay katumbas ng 1/7 ng pagkonsumo. Ang 1 villa ay nagkakahalaga ng higit sa 1 bilyon kahit papaano, at ang 7 ay halos 20 milyon. At siya ay 80 na sa taong ito, at maaaring hindi mabuhay ng 10 taon. Kabanata 1082.
Hindi masyadong pinapansin ni Reginar ang tungkol sa isang villa, kaya tiyak na imposibleng ibigay ito sa pamilyang Wilson. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ganoong tanga, ngunit ang pagpapalam sa kanila na mabuhay ng 10 taon ay talagang hindi isang malaking problema sa kanya. Kaya't walang pakialam na sinabi ni Reginar, 10 taon ay 10 taon, ngunit dapat kang mag-focus sa paggawa ng mga bagay para sa akin, kunin mo si Charlie sa lalong madaling panahon, at gantimpalaan ka ulit. Dali-daling hinayla ng matandang ginang Wilson ang pamilya at yumuko kay Reginar, ang kanyang panunabik ay hindi masabi. Ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Wilson ay nasa sabik din, at bilang isang resulta, ang pamilya ay ganap na nakabukas. Hindi lamang na-save ang Wilson Group, ngunit nakatira rin sila sa Thompson's Villa, nakatumbas ng mas mahusay kaysa sa pinakamagandang oras bago. Bukod dito, nangako rin si Reginar na susuportahan ang Wilson Group. Siguro ang Wilson Group ay maaaring gumawa ng tagumpay sa pag-unlad sa tulong niya. Sinabi ni Reginar sa oras na ito, mag-aayos ako para sa isang tao na pumunta sa Thompson upang suriin ang sitwasyon sa bahay, at bumili ng Thompson A04 o A06 sa lalong madaling panahon. Ngayon, mananatili ka sa silid ng panauhin sa ngayon. Kapag inihanda ko ang lahat, ibabalik kita sa Oris Hill, at pagkatapos ang aking pamumuhunan sa Wilson Group ay direktang may credit sa account ng iyong kumpanya. Panipit. Tuwang-tuwa ang pamilyang Wilson na mabilis silang nagpasalamat at sumang-ayon. Pagkatapos ang pamilya ay inayos ng mga sumailalim sa lugar ng silid panauhin ng bahay ni Wu. Ang villa ng Wu ay sumaikop sa isang malaking lugar at nahahati sa 3 mga lugar. Ang isang lugar ay ang lugar kung saan nakatira ang pamilya Wu ng mag-isa, ang iba pang lugar ay nakatuon sa mga nasasakupan, at ang iba pang lugar ay nakatuon sa mga panauhin. Ang Wu's Villa ay itinayo ng pamilya pagkatapos bumili ng isang malaking lugar. Ang sukat ay maraming beses sa laki ng Thompson Villa. Mayroong higit sa 12 ng mga silid panauhin, at madaling ayusin ang mga ito para sa isang pamilya na may 5. Dinala sila ng mga tagapaglingkod ng pamilya ni Wu sa lugar ng panauhin at binigyan sila ng 4 na silid. Ang tigyulang na ginang Wilson, Harold at Wendy ay mayroong silid, at kina Noe at Horia ay natural na namuhay na magkasama. Pagbalik nila sa kani-kanilang silid, hindi makapaghintay si Noe na hawakan si Horia sa kanyang mga braso, at sabik na sabik, "Asawa ko, matagal ka nang pinahamak sa oras na ito, at namiss kita, asawa." Habang nagsasalita, nais niyang haburin ang mga damit ng pulang sinulid. Si Horia ay napaka-emosyonal din sa kanyang puso. Matagal nang hindi nakikita ang asawa, bigla siyang nagkasama. Bukod dito, ang dalawa ay nasa taon din ng tigre at lobo. Ngunit ang puso ni Horia ay medyo nag-alala. Tikas na naniniwala siya na sa panahon ng paghihiwalay mula sa kanyang asawa, ang kanyang asawa ay tiyak na hindi magulo sa labas, at wala siyang lakas na ito, hindi man sabihing matagal na siya sa detention center. Ngunit hindi siya ganoon katapat. Nang siya ay nasa itim na tapahan ng karbon, siya ay sumuko sa matinding kapangyarihan ng tagapangasiwa at naging kanyang C0 and Cuban sa mahabang panahon. Halos araw-araw niyang pinagtaksilan ang asawa. Labis siyang nag-alala, nag-aalala na balang araw ay malaman ng kanyang asawa ang lahat ng ito, at pagkatapos ay hamakin siya at magalit pa sa kanya. Kaya't napagpasyahan niya ng malalim sa kanyang puso na dapat niyang dalhin ang bagay na ito sa kabaong at huwag kailanman ipaalam sa sinuman. Kabanata 1083. Bago magdilim, si Noe at Horia ay nasa silid ng panauhin, at tumataas pa rin ang tunog ng mga alon. Si Noe ay talagang nalulumbay sa panahong ito, at hiwalay sa kanyang asawa ng mahabang panahon, kaya't labis siyang naiinip. Tikas na mahal ni Horia ang asawa. Naisip niya na hindi na niya siya makikita sa buhay na ito, ngunit hindi niya inaasahan na magkaroon ng pagkakataong makabalik sa pagkakayakap sa kanya ngayon, kaya natural na nagsilbi siya sa kanyang asawa na may kagalakan. Ngunit ito ay dapat maging isang napakamaayos na tagpo, ngunit ang puso ni Horia ay biglang nakaramdam ng pagkawala ng pakiramdam. Ang dahilan kung bakit siya nadismaya ay dahil sa pakiramdam niya na ang kakayahan ng kanyang asawa ay tila mas malala kaysa sa maruming supervisor. Nakalulungkot talaga ito. Ang isa ay ang mahal niya, at ang isa pa ay ang kinamumuhian niya. Ngunit kung isantabi niya ang mga ito at simpleng pag-uusapan ito,
ang dalawang taong mahal niya ay hindi maaaring magdagdag sa taong kinamumuhian niya. Pagkatapos ng lahat, ang iba pang partido ay mula sa isang magaspang na trabaho. Bagaman hindi siya masyadong bata, talagang nagkulang ang kanyang physical na fitness. Siya ay malakas at makapangyarihan. Sa pagtingin ulit kay Noe, medyo napalad siya, at hindi siya nag-ehersisyo. Matapos ang ilang araw sa bilangguan, siya ay medyo payat pa rin. Kung hindi man, ang malaking chance sa nakaraan ay magiging walang laman. Kaya't kung talagang ihambing siya sa supervisor na iyon, magagawa ni Noe ang pinaka sa dalawang matagumpay na kapangyarihan ng iba pa. Pinadama nito kay Horia na medyo nakaka-interes ito. Ito ay dapat na isang ulap at ulan sa Wushan, ngunit ngayon parang isang ulan sa Tagsibul na kasing halaga ng langis, at ang lupa ay basa pagkatapos ng ulan. Ngunit napapabuntong hininga lamang siya sa kanyang puso. Matapos ang lahat ay pinatay niya ang kanyang sarili, hindi niya nais na bumalik sa madilim na lugar, at ayaw niyang maghintay sa marumi at mabahong tagapangasiwa sa maruming bahay na ladrillo. Sa gabi, inimbitahan sila ng mga tagapaglingkod ng pamilya ni Wu sa silid kainan para sa hapunan Ni Regnar o Dawson ay hindi dumating. Isinasaalang-alang nila ngayon ang pamilyang Wilson bilang kanilang mga nasasakupan, kaya imposible para sa kanila na dumating at samahan sila sa hapunan. Sa kalagitnaan ng pagkain, ang mayordoma ng pamilyang Wu ay lumapit at sinabi kay Ginang. Wilson, tinanong ako ng aming manager na si Wu na sabihin sa iyo na bumili na siya ng Thompson Villa A04, at mapalad ka, ang villa na ito ay binago at inihanda upang mabuhay ng mag-isa. Ang mga marangyang kagamitan ay kumpleto sa kagamitan. Gumastos si G. Regnar ng labis na 30 milyon upang mabili ito, upang makakapasok ka bukas. Panipik. Nang marinig ito ng pamilyang Wilson, labis ang kaguluhan. Hindi mapigilan ng Lady Wilson ang kanyang nanginginig na mga kamay, at itinapon niya ang parehong mga chopstick. Matapos pasasalamatan ang tagabantay ng bahay ng buong kabaitan, sinabi ni Ginang Wilson sa kanyang pamilya, nakita nating lahat ang A-type na villa ni Thompson. Maraming silid, sapat na upang tirahan ng aming pamilya. Mas matanda ako at gusto ko ito. Medyo mas maluwang ito, kaya gusto ko ang pinakamalaking silid sa ikatlong palapag, at pipiliin ninyo ang natitira. Panipik. Agad na sinabi ni Noe, kung gayon magkakaroon kami ni Horia ng pinakamalaking silid sa ikalawang palapag. Sinabi ni Harold, kung gayon gusto ko ang pangalawang silid tulugan sa ikatlong palapag. Sinabi ni Wendy, kung gayon ay nasa ikalawang palapag ako. Sige. Tumango si Ginang Wilson sa kasiyahan at ngingin, hindi ba sa palagay ng kanilang pamilya na tapos na tayo? Hindi talaga ako makapaghintay na tumingin, alam nila kung ano ang hitsura namin pagkatapos naming lumipat sa tabi ng bahay. Panipik. Umisi si Noe at sinabi, iyon sina Elaine at Charlie, na pinagsama upang makalkula ang aking asawa at nagdulot ng labis na pagdurusa ng aking asawa, dapat kong bayaran ang mga account sa kanila. Nagmamadaling sinabi ni Horia, nababaliw ka na ba? Huwag sabihin sa kanila ang bagay na ito. Panipik. Bakit? Hindi mapigil ang sumimangot ni Noe. Agad na sinabi ni Horia, sa simula, nagset ako ng isang set kasama si Lian upang subukang lokohin si Elaine, ngunit nabigo siya. Kinakalkula naman ito ni Charlie. Kaya kung bilangin mo ito ng ganito, nilabag muna namin ni Lian ang batas. Ang insidente na ito ay nanginginig. At ang pulisya ay nakikialam, at dapat nila ako ay inaresto sa halip na arestuhin sila. Panipik. Sa pamamagitan nito, naisip ni Horia kung paano binaril hanggang sa mamatay si Lian kagabi, at kinakabahan na sinabi, nais akong saktan ni Lian kagabi, ngunit binaril hanggang mamatay ng mga kalalakihan ng pamilya Wu. Ngayon ang kanyang pamilya ay nasa pa rin sa itim na hukay ng karbon, kung kumalat ang insidente at mailabas ng pulisya ang pamilya Lian, tiyak na mahahanap nila ako upang makapaghiganti. Panipik. Kabanata 1084. Nakasimangot si Noe at sinabi, hindi kaya napakamura ni na Elaine at Charlie. Sinabi ni Horia, maaari kong guluhin sila sa ibang mga lugar, bukod sa, papatayin sila ng pamilya Wu sa likuran ng mga eksena. Tiyak na maiuulat ang pagkakaaway, ngunit ang bagay na iyon ay hindi na dapat muling banggitin. Panipik. Sa katunayan, si Horia ay mayroon pa ring pag-aalala sa kanyang puso.
kung binanggit niya ang itim na tapahan ng karbon, at pagkatapos ay inilabas ang nakaraan kasama ang supervisor, paano siya makakakuha ng isang paanan sa pamilyang Wilson? Narinig ni Noe ang sinabi niya na may katuturan din, mahinang tumango at sinabi, "Okay, kung gayon maiintindihan ng lahat at magkukunwaring nalilito sa bagay na ito." Tuldok 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 tuldok. Kinabukasan, ang pamilya ng lima ay bumalik sa Ores Hill sakay ng kotse ng pamilya Wu. Habang pabalik, ang pamilya Wu ay hindi nag-ayos ng isang pribadong jet upang ipadala ang mga ito. Hindi nila inayos ang isang Rolls-Royce, ngunit direktang nagpadala ng Buick GL8. Si Mrs. Wilson ay labis na hindi nasisiyahan sa Buick GL8 na ito. Nang dumating sila, ang Rolls-Royce ay nagtungo sa paliparan, pribadong jet sa Susho, at pagkatapos ay ang Rolls-Royce sa villa ni Wu. Ang mga panoorin at karangyan ay talagang kahanga-hanga at kasiya siya. Ngayon ay mabuti, at nakakuha lamang sila ng sirang kotse na nagkakahalaga ng 200,000 at pinatalsik ang pamilya ng lima. Ang pakiramdam ng pag-upo sa kotseng ito ay ibang-iba mula sa Rolls-Royce. Ngunit dahil ang driver ng pamilya ni Wu ay nagmamaneho sa sasakyan, naglakas loob lamang siyang huwag sabihin. Inaabot ng halos 4 o 5 oras ang biyahe mula Susho patungong Ores Hill, kaya pagdating nila sa Ores Hill, pasado tanghali na. Ipinadala sila ng driver sa gate ng Thompson, binigyan sila ng ilang mga hanay ng mga control card at key ng pag-access, at sinabi sa kanila, "Mister, ang balak ni Regnar ay payagan kang manirahan ngayon at mamuhunan sa mga gawain ng iyong Wilson Group. Magpadala siya ng isang tao bukas upang harapin ito. Panipik. Malaki." Ang matandang ginang Wilson ay tuwang-tuwa, tumango at sinabi, "Salamat kay G. Regnar, sa pagtulong sa amin. Sabihin mo sa kanya, siguradong tutuperin natin ang kanyang inaasahan." Panipik. Tumango ang driver at nag-drive. Ang limang miyembro ng pamilyang Wilson ay nag-swipe ng access card at humakbang sa Thompson Villa area. Pagdating nila ulit kay Thompson, bawat isa sa kanila ay napahiya. Pagdating nila kay Thompson ng nakaraang mga oras, labis silang naiinggit at kinamumuhian sa kanilang mga puso. Ngayon ay mayroon na rin silang Thompson First Class Villa. Ang pinaka nakakakilig sa kanila ay si Ginang Wilson, inaasahan niyang mabuhay sa Thompson Villa, matagal na niya itong inaabangan. Kaya't ang matandang ginang Wilson ay lumakad sa gitna, ang apo na si Harold at apong babae na si Wendy ay suportado siya sa kaliwa at kanang bahagi, sina Noe at Horia ay magkahawak din sa isa't isa, mukhang malasakit. Naramdaman ni ginang Wilson na ang kanyang kasalukuyang sarili ay tulad ng emperador mula sa kasaysayan noon, naglalakad sa isang napakagarang na villa area, ito ay talagang marilag at puno ng tiwala sa sarili. Natuwa, hindi niya mapigil ang mapabuntong hininga, "Masarap kung makilala ko ang B**Turk na Elaine. Gusto kong iparamdam sa kanya na hindi komportable." Panipik. Umiti si Wendy at sinabing, "Lola, huwag kalimutan, ang paa mo ay na-kick off mo. Sa palagay ko ay umiiyak siya sa kama sa bahay ngayon." Panipik. Nagtawanan ang lahat. Biglang tinuro ni Harold ang gilid ng berding sinturon sa tabi ng daan, at isang babaeng may isang kamay na mga sakle ang sumabog, "Dim, hindi ba yan ang Beach Lane?" Kabanata 1085. Sa sandaling ito, nagtanghal iyan na si Elaine at dinidirekta si Charlie, na may dalang isang iron bucket at isang pala, upang maghukay ng lupa sa berding sinturon ng Villa area. Sa nagdaang 2 araw, walang magawa si Elaine. Hindi siya makalabas upang maglaro kahit bali ang kanyang paa. Nainas siya sa bahay at ginamit ang kanyang bilog na mga kaibigan. Natagpuan niya ang isang babaeng kaibigan na hindi pa nakitungo ng marami at bumili ng isang villa sa mga suburb. Nagtanim siya ng maraming prutas at gulay sa bakuran ng villa, at ibinahagi ang mga larawan ng mga prutas at gulay na iyon sa kanyang bilog na mga kaibigan. Maraming tao ang nagbigay sa kanya ng isang thumbs up, sinasabing siya ay matalino at naiintindihan ang buhay. Inggit na inggit si Elaine, kaya nais niyang magtanim ng gulay at prutas sa bakuran ng villa. Ngunit binali niya ang isang binti, paano niya may shovel ang lupa, kung kaya ang ganitong uri ng trabaho ay maaari lamang ayusin ni Charlie. Orihinal na ayaw siyang patayin ni Charlie. Pagkatapos ng lahat, mayroon na siyang showdown sa kanya sa huling pagkakataon.
Matapos manirahan sa kanyang sariling villa, magiging magalang siya sa kanya, kaya nais niyang sabihin sa kanya, ngunit walang paraan. Ngunit nang mabalitaan ang kanyang asawang si Claire na nais ng kanyang ina na magtanim ng ilang mga prutas at gulay, naramdaman din niya na ang ganitong uri ng bagay ay maaaring magpatibay ng kanyang sentimiento at matapat siyang manatili sa bahay, kaya lumapit siya at humingi ng tulong kay Charlie. Pumayag lang si Charlie. Sa kanyang palagay, mainam na hayaan si Elaine na hindi magtabi ng mga gamugamo sa buong araw at hayaang magpalago siya ng gulay. Kaya pagkatapos kumain, tinulungan niya siya, na nag-shovel ng maraming lupa sa villa, at nag-ikot na ng isang lugar upang makagawa ng isang hardin ng gulay. Si Elaine ay nagmamaneho ng mga saklay at sinabi kay Charlie, hamukay ng isang piraso ng loos, huwag kalimutan ang itim na lupa ay amoy masama. Tumango si Charlie, at ibinaba ang ulo upang maghukay ng lupa nang hindi nagsasalita. Nag-atubili sandali si Elaine, at tinanong siyang maingat sa isang negosyong tono, Charlie, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Nang makita na maganda ang kanyang ugali, gaanong sinabi ni Charlie, kung may sasabihin ka, makikinig ako. Sumabay si Elaine ng isang ngiti at sinabi, ikaw, kapag may oras ka, magmaneho patungo sa kanayunan at hanapin ang isang matandang magsasaka sa kanayunan upang bumili ng ilang mga gulay at prutas, at ang buong puno na konektado sa mga ugat. Sinabi ni Charlie, hindi ba ito naghuhubad lamang ng pantalon at F-13? Nais mo bang pumunta sa supermarket upang bumili ng mga gulay at prutas ng direkta? Ihahatid ito sa iyo ng direktang app. Panipit. Labis na hindi nasisiyahan si Elaine sa pag-uugali ni Charlie at labis na hindi komportable, ngunit hindi siya naglakas loob na sabihin, umiti lamang siya at nakiusap, diretso sa aming villa, hindi ba magkakaroon kaagad ng magandang hardin ng gulay? Kung hindi man, tapos na kaming maghasik ng mga binhi at itanim muli. Kapag lumalaki ito, kailangan nating maghintay hanggang sa taon ng unggoy. Panipit. Kinuha ito ni Charlie. Mukhang nag-aalala ang Bienan tungkol dito at nais na kumuha ng litrato at may post ito sa Moments. Iniisip lamang na tanggihan ang kanyang hindi makatuwirang kahilingan, nagmamadali na sinabi ni Elaine, ang aking manugang, hayaan mong sabihin ko sa iyo ang totoo. Nagustuhan ko ang pagtatanim ng gulay at prutas mula pagkabata. Nang sumama ako sa ama at pumunta sa hardin ng gulay sa kanayunan, ngunit hindi nila nais na lumabas. Panipi. Naghihinala siyang tumingin kay Charlie, kailan ito nangyari? Bakit hindi ko ito narinig? Panipi. Dali-daling sinabi ni Elaine, hindi ka ba biglang lumaki mamaya? Pumunta sa paaralan at nagtatrabaho muli, paano magkakaroon ng oras upang tumakbo sa hardin ng gulay? Sumusumpa ako sa Diyos, talagang nagustuhan ni Claire ang mga bagay na ito mula noong bata pa siya. Nais ko pa ring lumaki ng kaunti sa patio ng dating villa ng pamilya Wilson, ngunit nag-atubili ang old lady sa ideya. Naisip ni Charlie sa sandaling ito, kung gusto talaga ito ng kanyang asawa, maaari mo rin itong ayusin. Kaya, inilabas niya ang kanyang cellphone, tumawag kay Claire, at tinanong siya, ang aking asawa, bukas ay ang katapusan ng linggo, nais mo bang lumabas na pumili? Sige. Pagkarinig ni Claire nito, bahagya niyang naisip ito at agad na nagsabi, mahusay. Kung saan pipiliin? Paano mo malalaman na gusto kong pumili? Panipi. Kabanata 1086. Matapos pakinggan si Claire, umiti siya at sinabi, okay, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kung saan ka pupunta, aayusin ito ng asawa mo. Malaki. Masayang sinabi ni Claire, kung gayon mahihintay kita na ayusin mo ito. Sige. Matapos ibaba ang telepono, dali-dali namang sinabi ni Elaine na walang pakundangan, kita mo hindi ako nagsinungaling sa iyo, di ba? Huminga si Charlie, pagkatapos ay kinuha ang kanyang telepono at tinawag si Solomon White. Ginoo, Wade, bakit mo naisip na tawagan ang maliit? Panipi. Magaan ang sinabi ni Charlie, paraon, ang asawa ko ay may gusto na pumili. Kukunin ko ang kalahati ng Thompson Villa upang gumawa ng isang hardin ng gulay upang mapili niya ito sa bakuran araw-araw, upang makahanap ka ng para sa akin. Ang pinakamahusay na mga pagkakaiba-iba ng gulay at prutas, at nais ko ang mga lumaki, magbunga, ay nakakabit sa mga puno ng ubas, may mga panla, at may mga ugat. Maaari ba silang direktang ilipat sa Thompson? Panipi.
Nang marinig ito ni Solomon White, nagsabi siya, "Mr. Wade, huwag mag-alala, kahit na gusto mo ng isang malaglag na gulay, makukuha ko ito para sa iyo." Panipit. Sinabi ni Charlie, "Oh sige, magsimulang maghanda ngayon." Pumunta sa planta ng unang grade transplantation ni Thompson sa gabi, nais kong makita ito ng aking asawa kapag bumangon siya bukas. Panipit. Umiti si Solomon White, "Mr. Wade, mahal mo talaga ang asawa mo. Huwag mag-alala, mag-aayos ako." Panipit. Tuwang-tuwa rin si Elaine sa oras na ito. Ang galing talaga ni Charlie lokohin ang mga tao, isang tawag lang sa telepono, ang iba ay masigasig na mag-aayos ng isang hardin para sa kanya, ang enerhiya ay talagang hindi maliit. Naisip niya dati na ang taong ito ay sasabog maaga o huli, ngunit anuman ang pagtingin niya rito, nararamdaman niyang ang bata na ito ay gumagaling at gumagaling. Sa oras na ito, biglang narinig ni Elaine ang isang pamilyar na boses na tumunog sa kanyang tainga, "Ay, hindi ba ito ang mabuting manugang ko? Bakit ka nasa sakli? Huwag sabihin ito, ang iyong postura ng tubo ng stand ay lubos na kapanapanabak." Panipit. Agad na naging labis na pangit ang mukha ni Elaine. Hindi na niya kailangang lumingon pa upang malaman na ang boses na ito ay nagmula sa kanyang biyanan, na D*man na matandang ginang Wilson. Ngunit nang ibaling ang ulo niya upang tumingin, laking gulat niya. Anong nangyari? Paano nagkasama ang limang taong ito? Ang Lady Wilson, Noe, at ang dalawang maliliit, makukulong pa ba sila ng ilang araw pa? Inilabas ng maaga. Ang susi ay paano dumating si Horia? Hindi ba ipinadala ang babaeng ito sa itim na hurnuhan ng karbon ng kaibigan ni Charlie? Nang marinig ni Charlie ang kilusan sa oras na ito, hindi niya maiwasang ibaling ang ulo at nakasimangot. Hindi niya inaasahan na lilito talaga si Horia dito. Si G. Orville ay palaging gumagawa ng mga bagay na mapagkakatiwalaan. Hindi niya dapat nagawa ang isang malaking pagkakamali at hinayaan na tumakbo pabalik si Horia. Anong nangyari dito? Si Horia ang sekreto ni Charlie at ng kanyang biyenan na si Elaine. Bagaman kalaunan ay nalaman ng kanyang asawa at biyenan ang tungkol sa pagkawala ng pera sa pamamagitan ng pagsusugal, hindi nila alam na si Horia ay ipinadala sa kanya sa itim na minahan ng karbon. Pareho sa kanila ang naisip na dapat tumakas si Horia dahil sa pera, kaya sa oras na ito biglang bumalik si Horia, na nagparamdam kay Charlie na medyo nag-alala. Sa sandaling ito, si Elaine, na hindi kailanman dapat lumampasan, ay isinumpo na, "Sino ako? Ito ay ang iyong pamilya, ano ang nangyari, at ang ideya ng pagpindot sa aming villa. Paano ka nakapasok sa detention center ng huling oras? Nakalimutan mo ba? Maniwala ka man o hindi, tatawag ako sa pulis at madakip ka ngayon." Kabanata 1087. Narinig kong nilibak ulit ni Elaine ang lahat tungkol sa detention center, galit na agad na sinabi ni Harold, "Elaine, tingnan mo ang pangit mong hitsura ng ibon." Ang parehong mga ngipin sa harap ay nawala, at ang mga salita ay napaka**** na tumutulo. "Anong ginagawa mo?" Nang marinig ni Elaine na naglakas loob si Harold na libutin ang kanyang mga ngipin, bigla siyang nagalit. Hindi siya naglakas loob na tumingin sa salamin sa mga araw na ito nang siya ay bumalik, sapagkat ito ay napakapangit na ang kanyang mga ngipin sa harap ay nahulog. Ngunit ang pagtingin sa isang dentista ay isang napakakaguluhan na bagay. Minsan kailangan mong bumalik-balik sa dentista ng maraming beses upang punan ang isang ngipin, hindi man sabihing nawala ka ng ilang mga ngipin at kailangan mong gawin itong muli. Orihinal na ginugol ni Claire na gumastos ng pera upang mapalago ang mga ngipin ng porselana para sa kanya, ngunit ito ay dahil sa nasira ang kanyang paa at hindi maginhawa upang gumalaw, kaya't hindi niya ito hinagis para sa ngayon. Ito ay tiyak na dahil sa pagkawala ng mga ngipin sa harap na si Elaine ay walang interes na lumabas, kung hindi man ang lahat ng mga imahe ng isang bibig ay magiging viral. Ngunit sa ngayon, naglakas loob si Harold na gamitin ang kanyang ngipin upang asarin siya. Paano niya ito matiis? Sa makatuwid, kaagad na isinumpa ni Elaine, "Harold, ako din ang iyong pangalawang tiyahin kahit papaano, hindi ka natatakot sa kulog kapag kausap mo ako ng ganito." Mapanguyam na sinabi ni Harold, "Isa ka bang kalokohan, pangalawa tita? Sa pagtingin sa iyong katigasan ng ulo, hindi pa ako nakakita ng babaeng kasing pangit mo. Nawala ang mga ngipin sa harap at hindi ka makakabawi. Ikaw Fritz King, keep acting sketches.
Panipik. Ang huling panang-ahas na isipin ni Elaine ay ang hugis ng Lady Wilson sa songdandan sketch ni Joe Benshan, sapagkat kamukha niya talaga siya ngayon, na naririnig ang sinabi ni Harold, lalo itong nabigo. Kaya kinuha niya ang kanyang mobile phone mula sa kanyang bulsa at ngumisi ang kanyang ngipin at isinumpa, "Hihintayin mo ako, tatawag ako sa pulisya at direktang sasabihin sa iyo para sa pagpasok sa bahay. Hindi ka kailanman nagbago, at pupunta ka sa oras na ito at mas matagal itong lalabas para sa iyo." Panipik. Ang matandang si Ginang Wilson ay nanunuya sa sandaling ito na may kasuklam-suklam na mukha, "Elaine, sa tingin mo ba talaga na ikaw lang ang nasa mundo na kayang kay Thompson?" Malamig na umuso si Elaine, "Siyempre. Posible bang mabuhay ka hanggang sa mabuingong sutla ng Thompson? Hindi naman sa minamaliit kita. Kung ikaw ay isang patay na matandang babae, hindi mo pa rin mabuhay hanggang sa unang baitang ni Thompson. Itornilyo ito at sipa para sa iyo." Panipik. Malakas na tawa ng matandang si Ginang Wilson, "Ay, Elaine, talagang hindi ka nagbago. Huwag tumingin sa aking pangangatawan. Ngayon gusto ko talagang subukan kung mabuti ang iyong ulo o hindi." Panipik. Pagkatapos ng lahat, ang Lady Wilson ay naglabas ng isang napakagandang susi at mayabang na sinabi, "Sinasabi ko sa iyo Elaine, ang Thompson First Grade A04 na ito ay akin na. Simula ngayon, magiging kapitbahay ang aming pamilya." Panipik. "Puo ako." Mapanghamak na sinabi ni Elaine, "Talagang naglalakas loob ka na magyabang tungkol sa namatay na matandang babae, hindi ka nga makakain ng pagkain, at bumili ka pa rin ng Thompson First Grade A04. Ano, ibinenta mo ulit si Wendy sa mayaman. Ngunit, para sa kagandahan ni Wendy, sinong mayaman ang handang magbayad ng napakalaking presyo?" Panipik. Nang marinig ito ni Wendy, tinuro niya ito at galit na sinabi, "Elaine, sino ang ibig mong sabihin? Kumusta naman kayo?" "Hindi nag-iisa," sinabi ni Elaine, "hindi ko alam kung sino ang sumama sa isang matandang guru na mas matanda kaysa sa ama. Ngayon siya ay naglakas loob na lumapit sa akin at sumigaw, ano ito?" Panipik. Tikas na galit si Wendy nang isiwalat ang dahon ng igos. Lalapit na sana siyang hanapin si Elaine para sa teorya. Dinakip siya ng matandang Ginang Wilson at gaanong nagsabi, "Wendy, huwag kang maging totoo sa ganitong uri ng taong may kapansanan, siya ay napakamiserable na. Ano ang mas totoo kaysa sa kanya?" Panipik. Matapos ang pagsasalita, batiin ang iba pang apat na tao, "Umalis ka, kailangan naming pumunta sa aming villa upang maglinis, ano ang point ng pagtatalo sa isang masamang tao?" Ang iba ay dumura sa paanan ni Elaine sunod-sunod, at pagkatapos ay nilakasan siya ng lahat na may mga mayabang na mukha. Hindi pa rin naniniwala si Elaine na kayang-kaya nila ang villa ni Thompson, at isinumpa sa likuran, "Kayo ay hindi sapat. Palagi kang nagpapanggap na napakalakas. Hindi makakabuti para sa seguridad na madaliin ka." Panipik. Tumalikod si Horia, nakatitig kay Elaine na may malungkot na mga mata, at malamig na sinabi, "Elaine, huwag kalimutan na ang account sa pagitan nating dalawa ay hindi pa nasasaayos." Kabanata 1088. Saway ni Elaine, "Nagbibiru ako, takot ako sa'yo. Maniwala ka ba o hindi ibabalik ka ng manugang ko sa itim na minahan ng karbon pagkatapos ng isang tawag?" Panipik. Gayunpaman, wala sina Jacob at Claire, at walang pakialam si Elaine tungkol sa pagbanggit ng itim na hurno ng karbon. Tinitigan ni Horia si Elaine ng isang kanibal na tingin, at magsasalita na sana. Sa oras na ito, binuksan na ng matandang Ginang Wilson ang pintuan ng Villa A04, tumingin kay Elaine na natigilan, kinaway ang susi sa kanyang kamay, at ngumiti, "Elaine, ano ang sinabi mo lang? Hindi mo ba aalisin ang iyong ulo at sisipa para sa akin? Halika na, Panipik." Nang makita ni Elaine na binuksan talaga ng Lady Wilson ang pinto ng A04, laking gulat niya at walang imak. Paano ito posible? Hindi ba't ang pamilya Wilson ay mahirap na at walang tirahan? Paano mo kakayanin ang isang Thompson Villa? Maaari bang tumayo ang inasnan na isda? At ang pamilyang ito ay magiging kapitbahay sa kanilang sarili. Napakasama nito. Sa pag-iisip nito, tumingin siya kaagad kay Charlie at sumabog, "Charlie, anong problema? Hindi ba pinadala ng iyong kaibigan ang lahat sa minahan ng itim na karbon? Hindi ba't sinabi nila na hindi sila papayagan sa hinaharap? Bakit naubusan si Horia?" Panipik. Medyo nagulat din si Charlie sa oras na ito.
Kinuha niya ang kanyang mobile phone, lumakad sa isang lugar kung saan walang tao, at direktang tumawag kay Orville, ang taong hiniling ko sa iyo na ipadala sa minahanang itim na karbon, bakit siya bumalik? Ano ang nangyari doon? Panipi. Nagulat na sinabi ni Orville, mayroon bang katulad nito? G. Wade, sandali lang, tatawag ako upang magtanong. Panipi. Maya-maya, tumawag si Orville, Mr. Wade, may bumili ng maliit na hurno ng karbon ng aking kaibigan, at ang presyo ay 3 beses sa presyo sa merkado. Panipi. Biglang napagtanto ni Charlie, tanungin mo siya, ang pamilya ni Wu, tama? Oo. Sinabi ni Orville, ito ay ang Reginald Wu family. G. Wade, target ka ba ng pamilya Wu? Nais mo bang tulungan kita na malaman ang isang solusyon? Panipi. Walang pakialam na sinabi ni Charlie, hindi, ang pamilya Wu ay hindi pa opisyal na lumalabas. Ilang maliit na lalaki lang ngayon, huwag mag-alala tungkol sa kanya. Panipi. Sa oras na ito, sinabi ni Orville na may pagkakasalanan, Mr. Sinisisi ako ni Wade sa hindi pagtupad kong pangangasiwa sa bagay na ito. Parusahan mo ako. Ngayon ay mag-aayos ako para sa isang taong huhuli kay Horia. Panipi. Hindi na kailangan. Magaan ang sinabi ni Charlie, dahil bumalik siya, hayaan siyang manatili dito. Matapos magsalita, tinanong muli ni Charlie, ano ang sitwasyon sa mag-amang pamilya Wei na naghukay ng ginseng sa Changbai Mountain? Nagmamadaling sinabi ni Orville, ang dalawa sa pamilyang Wei ay palaging nasa Changbai Mountain. May dumating na magnanakaw sa kanila noong nakaraan, ngunit pinalo sila ng aking bayan at ng mga tao ni Liang. Upang mapalakas ang aming depensa, nagpadala pa kami ni Liang ng ilan pa. Ang lakas tao ay pumasa, at ngayon ay may halos 20 mga tao roon na binabantayan sila ng lihim. Panipi. Sige. Hummed at sinabi ni Charlie, ang mga Wu ay maaaring naghahanap ng aking mga kaaway sa anman, kaya't panatilihin silang ligtas para sa akin. Si Horia ay natagpuan nila o hindi. Iniimbestigahan mo ito, ngunit ang ama at anak ng pamilya Wei ay hindi dapat pakawalan. Panipi. Sumabog si Orville, Mr. Wade, mangyaring sigurado ka, sasabihin ko sa aking maliliit na kapatid na lalaki at magbantay laban sa kanila, at hinding-hindi ko sila hahayaang madala. Panipi. Sige. Charlie hummed, at sinabi, okay, sabihin mo rin kay Liang na magpadala ng maraming tao, upang ang kanyang ama at ang kanyang kapatid ay hindi bumalik at hanapin siya upang kunin ang gamot ni Wei. Kabanata 189. Walang sino mang natatakot sa pagbabalik ng kanyang ama at ng kanyang kapatid kaysa kay Liang. Kung ang pamilya Wu ay talagang inagaw ang kanyang ama at ang kanyang kapatid na lalaki mula sa Changbai Mountain, ang unang bagay na dapat nilang gawin ay upang matulungan silang makuha muli ang Wei's Pharmaceutical. Sapagkat tiyak na ayaw ng pamilya Wu na makita itong muli, ito ay isang pares lamang ng magaling na ama at anak. Inaasahan pa nila na ang kanilang mga kaalyado ay magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. Ayon sa Wei's Pharmaceutical, ito rin ay isang kumpanya ng parmasyutiko na may halaga sa merkado na ilang bilyon. Kung nakikipagtulungan ito sa pamilya Wu, maaaring mayroong mas maraming silid para sa kaunlaran. Sa makatuwid, kailangan lamang ibalik ni Reginald ang mag-ama at tulungan silang magkaroon muli ng lakas. Ito ay katumbas ng isang kapanalig na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, at isang diehard na kakampi. Naniniwala si Charlie na pagkatapos malaman ni Liang ang tungkol dito, gagawin niya ang lahat para mapatigil ang mga kilos ni Wu. 10,000 mga hakbang pabalik at sinabi, kahit na ang ama at anak na Wei ay talagang bumalik, hindi mahalaga kay Charlie. Mayroon siyang 10,000 mga paraan upang palamigan ang pamilyang Wei at ang kanyang anak na lalaki kaagad. Kung gusto niya, maaari niya ring hilingin kay Reginald na direktang makilala si Marx. Ngunit iyon ay magiging walang katuturan. Mga tao, kung wala talagang mga kaaway, anong kasiyahan ang mayroon sa buhay? Dahil ang pamilya Wu ay nais na maglaro, maaari siyang makipaglaro sa kanila. Pagkatapos ng lahat, mayroong isang malaking pamilya na may sukat na 200 bilyon, at talagang hindi gaanong maraming mga pagkakataon upang maging mga sandbag at magsanay. Siguro sa hinaharap, babalik siya sa Eastcliff at harapin ang pamilyang Wade na hindi niya gaanong kilala. Kung wala siyang natutunan tungkol sa mayamang pakikibaka ng maaga, mahirap talagang harapin kung may anumang panganib.
Ngayon ay isang magandang pagkakataon na magsanay sa pagsubok sa balat. Ibinaba ni Charlie ang telepono at bumalik sa lugar kung saan niya ginugol ang lupa. Hindi makapaghintay si Elaine na lumapit at tinanong, "Nagtanong ka ba? Anong problema? Bakit bumalik ang mabahong ginang na si Horia?" Panipit. Sinabi ni Charlie kay Elaine, "Nagtanong ako sa telepono ngayon lang, at sinabi ng kaibigan na ang bangko ng itim na uling doon ay nalugi, at nagkaroon ng bagong boss." Ang lahat ng mga manggagawa ay tumakas. Marahil ay kinuha ni Horia ang pagkakataong maubusan. Panipit. Nangungulam na sabi ni Elaine, "Paano mo maubos ang walang kahihiyang babae? Galit ako sa nakikita ko lang siya." Panipit. Nalaala na si Horia ay nag-set up ng kanyang sarili, kinamumuhian ni Elaine hindi lamang si Horia kundi pati si Charlie. Pinilit kasi ni Charlie si Lian na ibigay ang lahat ng pera, kasama na ang perang nawala kay Lian. Orihinal na nagsasalita, mayroon siyang netong halaga na humigit kumulang na 2 milyon, kaya't si Charlie, ang batang ito, ay binigyan siya ng lahat ng pera ng sabay-sabay. Hanggat dati, naisip ito ni Elaine, at tinuro ang ilong ni Charlie para mapag-alitan siya. Ngunit ngayon, hindi naglakas loob si Elaine na magpanggap na pilitin si Charlie, kung tutuusin, nakatira siya sa kanyang villa ngayon, at ang kanyang anak na babae ay hindi nakaharap sa kanya ngayon, kaya't ang bata na ito ay hindi natakot sa kanya. Sumulyap sa kanya si Charlie at gaanong nagsabi, walang katuturan na tanungin kung bakit siya maaaring maubusan ngayon. Ngayon na ang mga tao ay maaaring manirahan sa Thompson First Class, nagpapatunay na mayroon silang isang taga-suporta ngayon, at ikaw ay mabuti, huwag pukawin ang iba, kung binubuli tayo ulit ng mga ito, baka hindi natin sila matalo. Panipit. Nang marinig ito ni Elaine, hindi niya maiwasang mag-alala. Ngunit kung hinayaan talaga niyang i-clip ang kanyang buntot sa harap ng kanilang pamilya sa hinaharap, talagang hindi niya ito matatanggap sa kanyang puso. Bakit? Ang mga taong ito ay halatang namamatay, kaya bakit sila makakaligtas? At napakahusay nito. Kabanata 1090. Kaya't napangisi siya ng ngipin at sinabi, "Charlie, kung nais mong sabihin ko na maaari ka ring makahanap ng isang pagkakataon balang araw na talunin ang pamilyang ito, mas makabubuting matakpan ang lahat ng mga binti sa lahat ng 5 sa kanila at hayaan silang manatili sa villa na ito araw-araw. Sa isang wheelchair." Panipit. Tinanong ulit ni Charlie kung sila ay naaresto, "Tiyak na ako ay makukulong. Wala akong pakialam, ngunit kung magpapakulong ako at harangan nila ang pinto upang matalo ka, ano ang gagawin mo?" Panipit. Pagkarinig ni Elaine nito, laking gulat niya. Kinailangan niyang aminin na may katuturan si Charlie. Ang pamilyang Wilson mismo ay masikip at malakas. Kasama ni Charlie, marahil ay hindi sila maglakas loob na puntahan at pukawin sila, ngunit kung wala si Charlie, sino pa ang maaaring maprotektahan sila? Jacob. Matanda na yan bi at starred hiwalayan siya ngayon, at marahil ay sabik na siyang bully siya. Bukod, siya ay isang mapag-aksay na tao, nagiging mahina ang kanyang mga binti kapag nakikita niya ang kanyang ina, at isang panaginip na inaasahan na siya ay makakatulong. Kaya't napabuntong hininga lamang siya at sinabing, "Mukhang magiging kapitbahay ako ng pamilyang Wilson mula ngayon. Ang iyong ina ay talagang hindi komportable sa puso." Panipit. Tuldok 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 tuldok. Ang pamilyang Wilson sa oras na ito ay nakaramdam ng pagkabigla at pagkabigla sa villa. Ang Thompson Villa A04 ay may parehong plano sa sahig tulad ng A05, at ang dating may-ari ay nagsumikap upang palamutihan ito, na masasabing napakamaluho. Matapos buksan ni Ginang Wilson ang pinto at pumasok, natigilan siya. Ang estilo ng dekorasyon ng bahay na ito ay pinalaking, na may maraming paggamit, mukhang napakamarangyang gininto ang dekorasyon, ang buong hitsura ng isang palasyo, ang A05 kung saan nakatira si Charlie ay mukhang napakarilag. Ito rin ay dahil alam ni Solomon White na si Charlie ay medyo mababa ang susi, kaya noong naayos niya ang villa, sadya niyang ginamit ang isang hindi masyadong pagpapalagay na estilo ng dekorasyon. Sa kabilang banda, ang A04 ay katulad ng high-end KTV, na may kaunting pagmamalabas sa luho. Gayunpaman, ang pamilyang Wilson mismo ay malalaking tao, at sinasamba nila ang walang kabuluhan, at higit sa lahat, ang pamilya ay walang kultura, kaya mas gusto nila ang ganitong uri ng lokal na dekorasyon ng ginto.
Pagdating sa sala, ang pamilyang Wilson ay tuluyang natigilan, at si Ginang Wilson ay nasa sabik na napaiyak siya. Kung titingnan ito, parang panaginip siya. Ganun din sa ibang tao. Sa totoo lang, wala pa kailanman nakakakita ng anuman sa mundo. Kung nais nilang makita ang Villa ni Charlie, nakakaramdam sila ng inggit, ngunit hindi inaasahan, mayroon silang buhay na manirahan sa iisang Villa, at higit sa lahat, ang kanilang sariling Villa ay mukhang mas marangyang kaysa sa Villa ni Charlie. Ginagawa nitong labis silang nasa sabik. Ang matandang Ginang Wilson ay sumakay ng elevator hanggang sa pinakamahusay na malaking silid tulugan sa ikatlong palapag. Labis siyang nasiyahan nang makita niya ang mga kagamitan at kasangkapan sa kwarto. Ang marangyang at malambot na kama ng Simmons, maaari itong maramdaman sa paghawak, at hindi ito ordinaryong. Sinasabing ang isang mahusay na kutsa ng Simmons ay nagkakahalaga ng 100,000. Kapag ang Lady Wilson ay maganda, hindi niya nais na gugulin ang pera. Hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng pagkakataon na tangkilikin ito sa oras na ito. Buksan ang pinto ng malaking terasa, at ang tanawin ng lugar ng Villa ay hindi hadlang sa terasa. Dahil ang Thompson Villa ay nagpatibay ng isang tatlong palapag na istruktura at isang dalawang palapag na istruktura, ang mga bahay ng lahat ay hindi mataas. Nakatayo sa ikatlong palapag, malinaw at malayo ang makikita mo. Ang nakaka-interes ay ang pagtayo sa ikatlong palapag, makikita mo lang ang looban ng bahay ni Charlie. Nang makita si Elaine na nagdadala ng mga saklay at nagdidirekta kay Charlie na ibuhos ang lupa sa maliit na hardin sa bakuran, muling tiningnan ng matandang Ginang Wilson ang kanyang sariling bakuran, walang hubad, umiti siya sa sulok ng kanyang bibig at malamig na humilik, itila si Elaine ay magtanim ng ilang mga bulaklak, at mga damo, okay, kapag itinanim mo sila, pupunta ako at ninakaw ang mga ito para sa iyo, ililigtas lamang ako mula sa pagbili ng mga ito. Panipi.